Si Boss kasi nagsabi sa atin na may mga kailangan siyang mga gamit na hindi nababasa. So perfect tong brand new natin na. So guys, we are back with another brand new rig. Behind me is Toyota Hilux GRS 2024, straight from the dealership. Nothing much about the build, just the basics. Pero there's something about the build na special na ipapakita natin later on in the video. So let's start with the suspension. Ang kinabit natin dito is the Oldman Emu MT64. Ito yung isa sa mga bago sa lineup ni ARB Oldman Emu. Specific to for the brand new GRS. Wide na yung fender niya. For the wheelset naman, nag-send tayo ng maraming options kay boss. Pero ito yung napili niya. It's the fuel flock 18x9 positive 1. So tama lang yung offset niya with the fender. It is wrapped with the Nitto Trail Grappler 285-65-18. Hindi siya sobrang laki, hindi rin siya sobrang liit. Tama lang yung size niya. Nag-install din tayo ng ARB leaf spring. So para ma-carry ng Hilux natin, tamang weight na kinakailangan ni owner for his daily essentials. So guys, speaking of the special product na i-unveil natin sa inyo ngayon. Look at this Alucard canopy. Si Boss kasi nagsabi sa atin na nagkakarga siya, may mga kailangan siyang mga gamit na hindi nababasa. So perfect tong brand new natin na product, which is the Alucard canopy. Aluminum siya, so hindi siya sobrang bigat. Kaya pa rin niya yung weight. Yung iba, ginagamit siya for camping purposes. Pwede tayo maglagay ng roof tent sa taas. Available naman yung lahat sa atin. So guys, let's look at the back part of the rig. Glass pa rin yung likod niya. Para makita ng driver yung rear view mirror niya and clear pa rin yung vision niya. Ganun pa rin naman yung pag-open niya. Then, mas mamamaximize ni owner yung mga kailangan niyang ikarga nang hindi mababasa. And marami siyang malalagay compared dun sa walang cover at all. Tara, ikutan pa natin yung rig. So as you can see, all of the sides na kinabit natin dito is accessible pa rin kay owner. Easy to load, easy to unload in any part of the rig. Hindi mo na kailangan pumunta dun sa pinaka back row natin para buksan pa. Either side naman, nabubuksan natin siya. And mas easy to use. Nothing much about the build, pero just the basics lang naman yung ginawa natin dito. And I know for sure, the owner will be back for more. We also installed 2 sets of the Dolce Mitsuba 3-horn. Tama yung bracket niya. Mas buo kasi yung tunog niya kapag naglagay tayo ng bracket. And each set of the horn, may proper relay tayo dyan and tama yung wiring natin. So guys, kung gusto nyo i-transform yung rig ninyo na ganito kasimple tignan, but you can still also maximize the function of the car, just send us a message, Autobot Offroad PH.